balikharap o doble kara. Parang literal na nangyari sa isang batang nakunan ng litrato. Ang masayang picture-taking ng magkapatid na Amiel at Zed na uwi sa katatakutan. Sa kanila kasing pagpipicture-picture, mind ng photobomb? Sa litrato, nakasimangot ang bata pero mapapansin na ang kanyang reflection sa salamin, imbes na nakatalikod, nakaharap. At ang reflection, nakangiti at tila nakatitig pa sa kanya. Sino ang misteryosong bata sa salamin? Taong 2012, nung lumipat sa bahay na ito, sa Pembo, Makati, ang pamilya... Opo, bagong lipat lang po kami dyan. Nung nagmula lang, nung unang tumira kami sa bahay na yan, mayroon na kasi akong nararamdaman dyan eh. Yung nararamdaman ko talaga dyan sa salamin. Tapos sinabihan ko sila ni Mama, ayaw naman nilang maniwala. Ang totoo po kasi unang nakaramdam, ako po yan eh. At yung nakababata kong kapatid, nagpapakuha siya sa akin ng picture. Ayun, pinicturean ko siya. Ang kinilabutan ko lang, dahil ang nakuhang picture sa aking kapatid, siya ay nakaharap ko sa aking kamera. Pero ang kanyang reflex sa salamin ay nakaharap sa kanya. Tapos, yung salamin na yan, lagi kong tinitignan yan kung anong ba ang nangyari dyan. Bakit parang kinikilabutan ako kapag nakikita ko yung salamin na yan. Kambal na salamin, isinabit ni Maricar sa kanilang sala at kwarto. Maya't maya na rin daw may nahuhulog na gamit sa kanilang kwarto. Saka doon po sa kwarto namin, meron po nang nalaglag na damit. Yung pinagtataka ko lang po, bakit sa dami-dami ng damit na malaglag, bakit yung bra panty pa yung nalaglag? Bakit ba yun? Napag-isip po ako, ano ba klaseng multo yan? Bakla ba yan? At kahit nga dun sa salamin ng pinsan ko, nagpaparamdam pa rin sa akin yung kakaiba sa loob ng salamin. Kasi nung pumunta ako sa bahay ng pinsan ko, parang naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Parang hindi kakaiba, parang kinikilabot ako, nanginginig ako. Dinaliwala ko na lang po yun, baka kasi na mga emotional ko lang po. Nagkataon na tumingin ako sa salamin ng pinsan ko dahil magpapagwapo sana. Kahit dun sa salamin sa bahay ng pinsan ko, nagpaparamdam pa rin sa akin. Tapos bigla na lang po nalaglag yung 10 piso ko. At nung kinuha ko, parang lang meron akong kakaibang naramdaman. Sa kapag tayo ko, mas nakakatakot din po yun, nagpapakita mismo sa harap ko. Yung talagang mukha ko talaga. At tinignan ko po siya ng tinignan, baka kasi nagmamalik mata lang ako. At doon bigla po akong natakot at nagpanik. Nagsisigaw po ako habang tumatakbo kasi takot na takot ako nun. Bagong lipat lang po kami pero merong buong istorya dyan po sa kanunuan namin. Hindi ko lang alam po yun kung anong taon na ba yun. Hindi, mga 1997 yun. Oo, mga 1997. Tinirahan dyan. Tinirahan natin. Bale, kay Lolo yan eh. Pinamana kay Papa yung bahay. Oo nga, yung sabi sa akin. Bago lumipat dyan. Diba yung mga panahon na kinukwento sa atin na malilipat tayo ng lola natin, ng lolo, na may malaking punong kahoy, dyan sila nagpapahinga. Mga veterano pa nun. Veteran sila eh. Yung mga tiyempo pa ng panahon pa ng mga Kastila. Siguro nga. Kaya siguro, Yung sigurong naging dahilan kung bakit natin kakaibang naramdaman dyan sa bahay na yan, parang hindi ko kasi mapaliwanag eh. Kasi minsan, kahit nagugas ka ng plato, kahit di mo sinasin, nalalaglag yung mga sandok, mga kutsara, no? Pagpapasok ako sa kwarto,
kwarto, parang meron akong kakaibang maramdaman. Parang nasa mga pelikula na kapag dumaan ka, parang merong tumatayong na white lady o ano ba yan? Tapos pag pumasok sa yan? Kusina, iba na yung pakiramdam. Tayo na yung mabalahibo mo, para kang... Kapag ganun may nga... May malamig na umahawak sa'yo. Yeah. Eh, ang laki ng puno nun. Doon siya nagpapahinga. Malamang talaga, mayroon talaga yan mga kababalagan. May pag tumatayo na yung balahibo mo, yan ang ibig sabihin eh. Kinabitan din ang aming team ng CCTV ang bahay... Patak ng alas 7 ng gabi, umalis si Narico at ang kanyang kapatid para mangisda. Pagdating ng pasado alas 10 ng gabi, isang tilak kulay puti ang biglang naanina sa CCTV. Nasinundan pa ng paggalaw ng anggulo nito. Maging ang kanilang 4 na taong gulang pa lang na bunso na si Zed. Bigla-bigla na lang daw may kinakawayan. Pero hindi na raw bago kay Maricar ang mga nararamdamang kababalaghan. Hindi naman na po bago sa akin yung mga engkanto, yung mga maligno. Kasi nung minsang nilagnat po ako, nagpatawas na po ako sa isang albularyo. Tapos yun po yung nakita nila na lumabas sa tawas kasi naka... Buhos daw po ako na mainit na tubig sa isang lupa na hindi ko naman po naakalang ganun po yung mangyayari. Ayan na! Oh, ayun na! Oh, isang babae! Yun na nga! Yun ang nagpaparamdam sa amin ng pinsan ko! Oh, ito yun ang ulo! Ito yung kamay at damit! Sabi ko na nga ba may nagpaparamdam dito eh! Pinaimbestigahan ni na Maricar ang pangyayaring iyon! Sige, dito po! Sinilip ang kwarto ng pamilya. Dito po, nagugas siya po dito ng pinggan sa gilid namin. Saka doon, nagpapakita po siya dyan. Kunin niyo yung pad. Mabibindisyon tayo. Oh, bindisyon. Kunin niyo yung mga bata-bata. Ayun, kunin niyo. Kunin niyo, anak. Sige. Nasaan ka man, magparandam ka sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu, Santo, umalis ka sa bahay na to. Kung isa-usas to, be. Kung may kailangan ka, magparandam ka o magsabi para malaman namin kung ano ang iyong gusto. Nakakatawa marahil ang ganitong mga insidente, pero para sa mga biktimang katulad niya, seryosong usapan ito. Siguro, ano ba siguro ang galit nila? Ano bang galit ng kung may kailangan ba sila o mayroon ba silang paghihigante? Ano bang naging dahilan kung ano yung naging kasalanan? Hindi natin alam kung ano yung gusto nilang iparating sa akin, paramdam na ano. Mabuti siguro, na pumasok ka dito. Malapit tayo sa eksperto. Paalam natin siguro. Siguro dahil tayo ay mga magagwapo, siguro baka ingit lang o baka nagpapakita. No? O kaya gustong magpahawak sa atin. Yun lang po. Pero kabiruan lang po. Nakikita ko. Yun po papunta sa bahay namin. No? Tara po. Pwede po ba kayong sumunod? Sige, nasunod na kayo. Natatakot kasi ako pag ako mag-isa eh. Sunod na tayo. Nag-interview pa kayo eh. Ayaw niyo naman akong sundan. Natatakot ako pag akong nag-isa. Mag-isa magpupunta dun. O bakit ang bagal-bagal? Mawalik ka na dito. Natatakot kasi ako eh. Nakikin lang ako. Welcome to my YouTube channel. Subscribe na sa aking channel para maging updated ka. Sundin mo to. Subscribe na para sa iba pang mga bagong video.